Chef, babalik pa lang sa plano. Sa kolehiyong lakad. Kolehiyong lakad. Yan, ipalit pa lang pang class. Yan, ipalit pa lang pang class. Ah, Daniel, focus. Alam mo lang. Lagi na pag-iba yan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi kumain. Ang ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, magpapakilala ko po sa inyo ngayon. Ngayong gabi ang aming guro sa Qasim University. Alhamdulillah, si Sheikh Abdulaziz. Al-Washam, sir. Isa pong guro po namin siya sa Qasim University, alhamdulillah. At malaking pagkakataon po rito para sa atin na nakabisita siya rito at makapagbigay ng mga ilang aral patungkol sa ating relihiyon. Fadal siya ka na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد أن تأتيه مصاعب كثيرة. Ang mga tao raw dito sa mundo, ako, ikaw, ang mga tao rito, dapat niyang harapin, salubungin ang iba't ibang uri ng problema. وهموم ومشاكل الحياة وأشياء لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يبعدها عنه ويصرفها عنه. Katulad halimbawa ng mga kalungkutan, pagdadalamhati, mga problema dito sa mundo na hindi kayang tanggalin ng isang tao, kalabanin ng isang tao nang nag-iisa lamang siya. Ano po, hindi niya ito kaya nang siya'y nag-iisa lamang. ولذلك فالإنسان لما خلقه الله عز وجل خلقه ضعيفا. قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا. Kung kaya ang tao, nung siya'y nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha siya na mahina. Sinasabi sa banal na Quran at ukhuliqal insanu da'ifan, sabi ni Allah, at nilikha ang tao na mahina. Mahma kunta fi kudratik, fi kuwatik, fi nashatik, mahma kunt fi aqlik, fi dhakaik, fa anta da'if, labud. Kahit ano pa man ang marating mo sa iyong buhay, gano'ng kakayaman, gano'ng kakalakas, napaka makapangyarihan mong tao. Gaano ka katalino? Napakatalino mo. Ngunit ikaw ay nananatiling mahina. طيب. Mal الذي يعينك ومال الذي يجعلك تتخطى وتتجاوز هذه العقبات والصعاب والشدائد في حياة الدنيا. طيب. Kung ganun daw, ano yung bagay anong mga hakbang ang dapat mong gawin upang malagpasan mo ang mga problema na ito? Ang mga pagsubok na iyong kinaharap, ano yung mga hakbang na dapat mong gawin? اولا الايمان بالله سبحانه وتعالى ان تؤمن بان الله جل وعلا هو الذي خلقك هو الذي اوجدك هو الذي رزقك هذا اول شيء الايمان ang una ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang paniniwala saan sa nag-iisang Diyos na dapat mong malaman siya ang lumikha sa iyo siya ang naglalang sa iyo siya ang naging dahilan kung bakit ka umiiral dito sa mundo sino ito ang maniwala ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pangunahing bagay upang malagpasan mo ang mga problema, pagsubok dito sa mundo, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos na si Allah. Thaniyan, at-tawakkul ala Allah. Wahuwa, ma huwa at-tawakkul ala Allah? Taib, ang pangalawa daw, ang tawakkul kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isasahal natin sabi kang Tagalog sa ating lingwahe, ito ay ang pananalig sa Kanya. Ano po? Yung pagtitiwala kanino kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon sabi niya, ano bang ibig sabihin ng tawakkul? Ma huwa tawakkul ala Allah? At-tawakkul ala Allah huwa i'timadul qalbi. I'timadul qalbi. Yakun qalbuka mu'tamidan ala Allah jalla wa ala. Allah alladhi khalaqak wa sawwak wa razaqak. Yakun qalbuka mu'tamidan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Fa, yani Allah subhanahu wa ta'ala yara annaka biqalbika mu'tamidun alayhi. Okay. Ang ibig sabihin ng tawakkal, ito po yung pananalig ng puso. Pananalig ng puso, kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay naniniwala sa Kanya at nananalig sa Kanya na siya ang lumikha sa iyo. Ang puso mo nananalig kanino? Kay Allah, umaasa sa Kanya. At alam mo na ang mga nagbibigay ng biyaya sa iyo, walang iba kundi ang ating Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tawakkal, yung tinatawag yung pananalig kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang puso mo, ito ay nakaugnay, nakakapit kanino? كي الله سبحانه وتعالى ولذلك العلماء يقولون أن التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر kung ganyan sinasabi ng mga ulama ang pananalig kay Allah ito yung umaasa ka sa kanya nananalig ang puso mo sa kanya
na ikaw ay na makarating sa iyo ang mga mabubuting bagay. Paano ito? Nananalig ka kay Allah. Umaasa ka sa Kanya na ang mga mabubuting bagay dumarating sa iyo at ikaw din ay nananalig sa Kanya na mailayo sa iyo ang mga masasamang bagay. Kanino? Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaw ay nananalig sa Kanya sa mga ganitong paniniwala. فكل شيء تريد أنت في هذه الدنيا وفي الآخرة ما تريد من أعمال في الدنيا أو في الآخرة اجعل التوكل على الله هو الأساس اجعل التوكل على الله هو الأساس ثم هذه الأشياء التي تفعلها الأسباب الأخرى عمل وظيفة جهد هذه سبب قد تنفع وقد لا تنفع لكن الأصل هو أنك تتوكل على الله هذا هو الأساس وهو القوي هو الذي سينجيك من هذه الهموم والغموم المشاكل وتنجو باذن الله ang mga bagay na magliligtas sa iyo sa mga kalungkutan halimbawa yung tao miserable ang buhay niya malungkot siya dalamhati ang pangunahing bagay upang makaligtas ka rito ang pananalig kay Allah mula sa mga mabuti at masamang bagay na dumarating sa iyo nananalig ka kay Allah subhanahu wa ta'ala umaasa ka na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay pawang mabuting ano po at gayon din sabi niya kapag ikaw ay nananalig na kay Allah, ito yung pangunahing bagay, ito yung susi sa lahat. Yung mga gawain, halimbawa yung trabaho, yung negosyo, yung mga makamunduang bagay, lahat ng yan ay dahilan lamang. At hindi maaaring makapagbigay ng pakinabang at maaari ding hindi makapagbigay ng pakinabang. Ano ito? Yung mga trabaho, mga gawain dito sa mundo. وَلِذَاكَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه يعني الشيطان ليس له سلطان وقوة على الذي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فلاحظ الإيمان والتوكل على الله فعندك الاستعاذة بالله الإيمان بالله التوكل على الله هنا تستطيع أن تقاوم الشيطان وأن تقوى عليه Ngayon yung talata naman na kanyang binanggit ito ay napakahalaga at napakaganda. Ang talata ng binanggit ng ating buting Sheikh, sabi niya, kapag sabi ni Allah kapag ikaw ay nagbasa ng Quran, ikaw ay magsabi ng a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Magpakupkup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa isinumpang Satanas. Katotohanan ang sabi ni Allah, ang demonyong isinumpa, ang shaitan, siya ay walang kapangyarihan, walang kakayanan. Kanino? Sa kanilang mga naniniwala kay Allah at mga taong nagtitiwala at nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlo ito, pagpapakupkup kay Allah mula sa sinumpang demonyo. Ang paniniwala sa kanya, paniniwala kay Allah at ang pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay magtatagumpay insya Allah subhanahu wa ta'ala. الشيطان قال الله عنه في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والإنسان خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا فالشيطان ضعيف والإنسان ضعيف فإذا القوي هو الله جل وعلا فإذا توكلت بقلبك على الله أنجاك الله من الشيطان ومن كل شر وحقق لك ما تريد من مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة ومنها الثبات على دين الله ومن الاستقامة ومن الصلاة ومن صلاح الأهل والزوجة والمال والوظيفة والنجاح في الدنيا والآخرة فتوكل على الله حق التوكل طيب ang sabi ng ating buting Sheikh, ang shaytan, ang kanyang kaid. Kung sa Tagalog ito, ito yung kanyang mga planong masasama. Yung pakay sa atin ng demonyo, yung mga kagustuhan sa atin ng demonyo, ito ay daif. Ibig sabihin, napakahina, mahina. At ang tao naman ay mahina rin. Makulikal, insano, daifa. Ang tao nilikha na mahina. Ngayon, papaano ka magiging malakas kapag ikaw ay nanalig kay Allah subhanahu wa ta'ala ng bukal sa iyong kalooban, ng tama. Kapag totoo ang pananalig mo sa Diyos, magiging matibay ka at malakas dito sa mundo. Ngayon, ang lahat ng problema sa mundo, alam natin, minsan dumarating sa panahon na tayo nalulungkot. Minsan hindi makatulog dahil sa dami ng utang, sa dami ng problema sa Pilipinas, sa ating sarili, makakalaban mo lamang, malalagpasan mo ang mga bagay na yan kapag ikaw ay ganap na nagtatawakkul o nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, ay shay turido, ay shay turido, fit dunya, aw fil akhir, turid zawja, turid mal, تريد صحة وعافية وقوة وسعادة في قلبك تريد أن تنجح في الآخرة وتنجو من النار ويثبتك الله على الإسلام اجعل التوكل على الله هو الأساس اعتمد على الله في هذا الشيء ليرى الله في قلبك أنك معتمد عليه تعلم أن الأسباب لا تنفع بنفسها إنما الله هو الذي ينفع فتوكل على الله
فالله سيحقق لك ما تريد. الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، فالله يكفيك. ما شاء الله، napakaganda. Ang sabi ng ating buting Sheikh, lahat ng gusto mo sa mundo, halimbawa gusto mo ng yumaman, gusto mo ng kayamanan, gusto mo ng asawa, gusto mo ng mga anak, biyaya dito sa mundo, gawin mong pangunahing pundasyon ano ang pananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang lahat ng yan, wala yang saysay kapag hindi ka nanalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibibigay sa inyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yan kapag ikaw ay nanalig sa kanya ng ganap, ng totoo. Tunay ang pananalig mo kanino? Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkakatotoo ang iyong mga kahilingan kapag ikaw ay naging tapat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang sabi ng ating buting Sheikh. Sinabi ni Allah sa Banal na Quran, sino man anya ang magtawakul, manalig kay Allah, sapat na siya. Ibig sabihin, sapat na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na nasa iyo. Manalig lamang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فإذا كفاك الله كل شيء، أي شيء يكفيك الله سيحققه لك، إما قريب وإما بعيد. ولذلك يقول ابن القيم من توكل على الله في شيء ناله، سيناله حتما، لكن إما قريب وإما بعيد، والله يختار لك الأفضل. سابينا عاتين بوتين شيخ كفاك أنت أو سنابني الله سبحانه وتعالى سبحانه القرآن نالك الله سبت نشاء. Sabihin, kahit anuman ang kaharapin mo sa iyong buhay, anuman ang harapin mo, andiyan si Allah, sapat na sa iyong ating Panginoon. Kaya sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, sino mang tao ang nanalig kay Allah ng tapat, malinis ang kanyang puso, ganap ang kanyang pananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, makukuha niya ang mga bagay na gusto niya. Kung hindi niya makamit ito ng malapitan, ibig sabihin darating kagad isa sa kanya ito ng nalalapit na panahon, o di kaya darating ito sa matagal. Ang mahalaga, darating at darating sa iyo ang iyong pangarap kapag ikaw ay nanalig kay Allah. Mabuti, iyon ang ibibigay sa inyo Allah kapag ikaw ay nanalig sa kanya. Hal at-tawakkul ala Allah sahlun am sa'b? Ang tanong sa atin ng ating buting Sheikh, ang pananalig anya kay Allah, ito ba ay mahirap o madali? Madali, Ustaz. Madali. Yaqul sahal. La. Sa'b. Hindi, mahirap daw. Limada? Bakit? لأن الشيطان لا يريد أن تتوكل على الله. سبقت أن ديمونيو أيو كان يعنى منالك كي الله. فإذا جيد. هلين بوا ده كapag mayroong gustong trabaho, magandang trabaho o magandang biyaya. فتوكلت على الله واعتمدت على الله ورأيت أن الله هو الذي سيحقق لك هذا الشيء. At pagkatapos ikaw ay nanalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at naniniwala ka na si Allah ang magbibigay sa iyo ng bagay na yan, kumbaga iloloob sa inyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ang bagay na yan kapag ikaw nanalig sa kanya. Sa'atika ash-shaytan wa yaqul laka lan yanfa' hadha at-tawakkul. Darating sa iyo ang demonyo at sasabihin sa inyo ang demonyo, hindi makakapagbigay pakinabang sa iyo ang pananalig mo na yan. Al-mu'min alladhi tawakkala 'ala haqqan sayaqul lish-shaytan ana tawakkaltu 'ala Allah wa 'ala Allah falyatawakkal al-mu'minun. Rabbana 'alayka tawakkalna. Ha? Tawakkalna 'alayka ya Allah. فيجاهد الشيطان 10 20 مره 30 مره حتى يكون التوكل قوي. فاذا قوي هنا حصل التوكل القوي جدا، والا كل الناس يقولون توكلنا على الله توكلنا على الله، لكنه في الحقيقه في قلبه لم يتوكل على الله حقيقه. ما شاء الله. Ang sabi ng ating buting Sheikh, kapag dumating ang demonyo sa iyo at sinabi niya na yung tawakul na yan, yung pananalig mo kay Allah, walang saysayan. Sasabihin ng isang sumasampalataya, ang taong naniniwala kay Allah, ako ay kay Allah lamang ako nananalig. Ibig sabihin sa puso niya, totoo na siya ay nananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinakalaban niya, lahat kami ay naniniwala kay Allah. Sa kanya kami nagtatawakul, nananalig. Kinakalaban ito ng isang sumasampalataya. At kapag kinalaban niya ito, bukal ang kanyang kalooban, totoo ang kanyang kalooban na siya ay naniniwala kay Allah at nagtatawakul sa kanya, dito nagiging ganap ang tawakul ng isang sumasampalataya. Walidhalik kana ba'du salaf yaqul, Allahumma arzuqni صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. At bago natin sabihin ito, yung kanina may mga tao na nagsasabi na ako na nagtatawakul kay Allah, tara magtawakal, pero wala sa puso niya pala yung sinasabi niya. Dila lamang sinasabi niya sa kanyang dila na siya naniniwala kay Allah, pero wala sa kanyang puso. Ngayon naman sinabi ng mga salaf salih, sinasabi nila ang nagdudua sila pala kay Allah, O Allah, biyayaan mo kami ng tapat na pananalig sa iyo, yung tapat na pananalig sa iyo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arzuqna sidqa at-tawakkul 'alayk wa husna adh-dhann bik. At pag-iisip ng mabuti para sa iyo. Hada du'a 'azim. Ito ay dakilang du'a.
لأنه يعينك على التوكل على الله. Sapagkat ikaw ay tinutulungan kanya sa pananalig kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا توكلت على الله الله ييسر لك كل شيء ويكفيك ما تخافه. كل ما تخافه يكفيك الله إياه. Ngayon kapag ikaw ay nananalig kay Allah, magiging madali ang lahat, magiging magaan para sa iyo kapag ikaw ay nananalig kay Allah at ang lahat ng masamang bagay pangangalagaan ka diyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Napakaganda po ng pananalig kay Allah, di ba? Lahat ng bagay madali para sa iyo at ang masasama nandiyan si Allah Subhanahu wa Ta'ala para tulungan kanya. Hal yakunu shay fi dunya lam yuriduhu Allah aw lam yuqaddiruhu Allah? Meron ba dito sa mundo na hindi gusto ni Allah at hindi niya ito itinakda? La, taba. Wala. Kul shay yuridu Allah sayaqa. Lahat ng gagustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay kanyang itinakda at mangyayari ito. Idhan atawakkal ala Allah wa a'tamid ala Allah anna Allah huwa alladhi yuhaqqiq li ma uridu Subhanahu wa Ta'ala. Kung gayon, manalig ka kay Allah, magtawakal ka sa kanya sapagkat si Allah ang magpapatotoo kung ano ang iyong kagustuhan. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Pwede na tatanong? Mayroon ba tatanong? May mga katanungan daw ba kayo? May mga katanungan ng ating mga kapatid? So kung wala, inshallah, pagpatuloy natin ang laro kasi naghihintay ng mga kaibigan natin doon. Jazakallahu khairan, Sheikh. Allah jazakum khair. Wa Sheikh, عندنا الان 100 مشاهدين يعني الحمد لله. الحمد لله. الله يجزاكم خير. الله يوفقنا. عندكم نصيحة يا شيخ. نصحتم هنا و اسال الله يوفقنا وياكم ويرزقنا وياكم العافية. وأن يرزقنا وإياكم صدق التوكل عليه وحسن الظن به وأن يجعلنا من المفلحين والموفقين وأن يرزقنا العافية في الدنيا والآخرة. آمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.